What's up mga kakotets, Megan Kuya Jen. Welcome sa Quadernos, where learning is the name of our game. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo ng subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming video. So, kahapon, ang ating iniwang paksay tungkol kina Andres Bonifacio at kay Emilio Jacinto, kung saan nalaman natin na tinake as inspiration ni Andres Bonifacio yung dalawang nobelang sinulat ni Jose Rizal, ang pagkakaroon ng aksyon laban sa pagsusulat o sa paggawa ng nobela or yung Limetanghel et el Flibusterismo. Kasi nga, nasabi natin na na-conclude ni Dr. Sarizal na hindi matutumbasan yung mga sinusulat o yung pagpaparinig nila sa kanilang mga nobela o literatura para magkaroon ng kalayaan sa mula sa mga Espanyol o kaya baguhin man lang kahit yung sistema. Kasi nga, nahihirapan din yung mga Pilipino na nasa lower class na makibahagi sa sistemang kinagagalawan nila. And as a conclusion, ayan, si hindi pala conclusion, as a action of Andres Bonifacio, siyang naging supremo at ama ng himagsikang Pilipino. At dito na magsisimula ang pagrebolusyon ni Bonifacio, ang pagtatatag ng KKK. Pero bagong lahat, ayan, siyempre lang damay muna siya si Emilio Jacinto, ang utak ng Katipunan. So without Emilio Jacinto, Andres Bonifacio would not be guided kung ano nga ba yung strategy na gagawin nila sa paglusob mula sa mga Kastila. Ayan, so both were admirers of Rizal, and like Rizal, both were writers and social critics profoundly influenced by the liberal ideas of the French Enlightenment about human dignity. So this time, sa totoo lang, Andres Bonifacio and Emilio Jacinto is not, alam mo yun, parang rebelde ng Pilipinas, ganun. Hindi sila yun. They are just critics who are not in favor of the way of the governance inside the Philippines. Ayan, di ba? Noon pa lang, mga Kastila pa lang yung mga namumuno sa atin, ay hindi na maayos yung pamamahala nila. And as we relate it in our 21st century, yan, there is no difference at all. Yan. So, Bonifacio's most important work are his poems, the most well-known being Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. So, etong tulang ito ay it is about the kung paano niya inibig yung tinubuang lupa. It means yun yung lupang kanyang sinilangan or yung lupang Pilipinas, yun yung tinutukoy niya dito. And this poem is pinapabasa or inaaral sa grade 7. Ayan, tatandaan ko to, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, at pinabasa ko rin to sa kinaalin that before, previously. Tatandaan ko yun. Yan. And then Jacinto wrote political essays expressed in the language of the folk. Yung kay, ano naman, kay Andres Bonifacio, more on tula siya. Tapos si Jacinto, more on essay or sanaysay. Yan, di ba maalam mo tayo gumawa ng sanaysay? Ito ay ginagamitan ng simula, gitna, at wakas para masabing sanaysay ang isang literature. Ayan, so napakarami ng medium of literature na umusbong noong Spanish period. So, syempre may bago. Una, yung mga novels. Next, we have the poems o yung mga tula na may tema, na iba't ibang tema, na hindi lamang about sa culture, kundi pati sa society and political views. And then, third, we have the essays or yung sanaysay. Dahil yan, sa industrial revolution na, nagkaroon na tayo ng mga printing press and machineries na nag-help us to improve our literature. Most especially our Filipino literature. Yan. Significantly, although either writer could have written in Spanish, Bonifacio, for instance, wrote Tagalog translation of Rizal's Mi Ultimo Adios. Si Bonifacio pala yung nag-translate ng Mi Ultimo Adios. Both chose to communicate to their fellow men in their own native language. Native language, kapag sinabi natin native language, eh, it is Tagalog, Kapampangan, Ilocano, and whatsoever dialect yung kinabibilangan nila. Yun.
So, hindi sila Spanish. Yeah. The figure of Rizal dominates Philippine literature until the present day. Of course, inaaral natin yung mga iniwan ni Rizal na nobela, ayan, sa grade 9 and 10 natin. Students, liberalism led to education of the native and the ascendancy of Spanish. Being liberal. But Spanish was undermined by the very ideas of liberation that it helped spread, and its decline led to nativism and a renaissance of literature in the native languages. The turn of the century witnessed not only the Philippine Revolution, but a quieter, though no less significant, outbreak. Ayan, so yung Philippine Revolution natin is, nung during the Spanish period is tahimik lang. Wait lang, si Mark tahimik lang. Ayan, so tahimik lang si Nasa Rizal during that time. Kasi nga, ang kanilang sandata is yung pluma nila, or yung pansulat. Ayan, or ballpen, pag nandito na tayo sa modern age, ayan, yung pluma, yun yung ginagamit nila para maitago or maipaglaban yung kanilang opinion at saloobin or yung freedom of speech nila. The educated woman of the period produced significant poetry. So, hindi lamang mga kalalakihan ang nagpakitang gilas na meron silang kakaibang katalinuhan. Bagkus, pati yung mga kababaihan na merong potential, kinakitaan ng potential sa pagsasalita ng Espanyol at Pilipino. Yun. Mabigyan din sila ng pagkakataon. For example, we have Gregoria de Jesus, ang asawa ni Andres Bonifacio, na nagsulat ng Tagalog poetry. Ayan. Meanwhile, in Vigan of the Ilocano North. Ayan. Nagawa rin ng tula si Gregoria de Jesus. And we also have Leona Florentino, by her poetry became the foremost Ilocano writer of her time. So, pag sinabi ito ng Ilocano, sila yung nakatira sa mga Ilocos region. Region 1. Ayan. So, imagine nakarating na doon yung tawag doon. From Cebu, nakarating na sa Ilocos, which is the northern part of the Philippines. Hindi naman siya most northern part, just northern part of Luzon. Yun. Ayan, ito si Gregoria de Jesus, at ito naman si Leona Florentino, na isa na lang siyang sculptor. Ayan. So, also, ayan, so, let's leave our discussion dito. Ayan. So, dito na lang tayo kay Gregoria de Jesus at Leona Florentino muna mag-end. And then, tomorrow, we will discuss about Ferdinand Magellan. Ayan. Sino nga ba si Ferdinand Magellan, di ba? And anong meron noong 1521? If you know what happened during 1521, let me know it on the comment section. That's all. Have a good day. Stay safe and God bless you. See you tomorrow.